Anak ni DOJ Secretary Boying Remulla, nahulihan ng 1.3 milyon na halaga ng high-grade marijuana. Agad na naglabas sa publiko ng sulat si DOJ Secretary Remulla na nagpapaliwanag na hindi siya mangingialam sa kaso ng kanyang anak at nagpapasalamat sa PIDEA. Sa kabila nito, nag-trending at panawagan pa rin na siya ay bumitiw sa kanyang pwesto. Nagbigay reaksyon naman dito si Attorney Trixie Cruz Angeles bilang isang private attorney. Narito at panoorin ng video. Ang sabi ni Secretary Remulla, isa siyang ama at isa din siya, at siya din ang Justice Secretary. Hindi niya daw tutulungan yung kanyang anak at bahala na daw siya dahil at his age, if I'm not mistaken, 38 years old, he is and ought to be responsible for his own actions. Ito lang ang maaari talagang maging acceptable na reaction sa isang Justice Secretary whose close family member has come into conflict with the law. At dahil adult na itong anak ni Secretary Remulla, tama po siya na he has to accept the responsibility for his own actions. Now take note, walang sinasabi dito na siya ay guilty or anything like that. Gayunpaman, maliwanag ang message ni Secretary Remulla na hindi siya makikialam dito sa kaso na ito. Maganda po ang naging response ni Secretary Remulla dahil ina-assure niya ang publiko na magiging fair ang pag-handle sa kaso ng kanyang anak. Lalong-lalo na para hindi magka-impression na mayroong special favors na ibibigay sa kanyang anak tungo dito sa pag-handle ng kanyang kaso. Ano ang role ng Justice Department dito sa ganitong klaseng kaso? Sila po ay ang magko-prosecute dahil hindi pagka, yes, sila po ang magko-prosecute dito sa akusado at sila po ang magpapasugit ng kaso sa hukuman. So by saying that there will be no special favors para sa anak niya, ang sinasabi niya ay hindi siya magi-instruct dun sa mga magka-prosecute ng kaso na bigyan ng pabor yung kanyang anak, to go easy on his son or to give him any special favors. Hindi po makakatulong sa ating sistema or kay Secretary Remulla kapag na ang nakita ng publiko ay masyadong pinapabor yung kanyang anak. So maganda po ang naging response ni Secretary Remulla dito and we hope that that public servants will be like him na hindi pakikialaman ng mga ganitong kaso, lalong-lalo na it involves a very close family member, even if yung first reaction ng isang magulang ay protektahan ang kanilang anak. So sabi ni Secretary Remulla, dapat harapin ng anak niya yung kanyang problema. Hindi siya mag-i-intervene doon sa alleged drug offense. So, this is actually good news on our part. Although, medyo malungkot nga para kay Secretary Remulla dahil syempre, bilang isang magulang, naiintindihan natin yung pagkapagabag sa kanyang damdamin doon sa possibility na makulong ang kanyang anak. Bilang isang ama, hindi pa niya alam na wala ba siyang hint na ang anak niya ay nagdodroga. We cannot hold the secretary responsible for the actions of his son. Pero kung alam niya, well, significant naman yung sinasabi niyo, dapat hindi ba alam niya. But, you know, considering that his son is in his late 30s, responsible pa ba si Sec Boying over an, even if it is his son, for somebody who's no longer independent, adult na po, at malamang yan ay hindi na po nakatira sa kanya. So, I don't think it is fair na sabihin pa sa kay Sec Remulla na, hindi mo ba alam? Hindi mo ba pinigilan or so on? Parang nilalagay natin yung burden sa magulang na mag-supervise pa sa kanilang mga anak na hindi na minorte edad. So, in this instance, while it is a valid question, I think that even if he knew or did, you know, whether he knew or not, we cannot assume anything. More likely, we cannot assume that he actually knew kasi nga, matanda na yung anak niya. Para sa akin, medyo malaking emergency ito para sa pamilya ni Sec Remulla. And they will be feeling like this is a huge tragedy, although it is not permanent in nature. So, ang malalaman lang natin dito, later on, kung ano yung magiging hatol ng hukuman ukol dito sa kaso ng nakababatang Remulla.
Sabi ni Aries, blood is blood and son is son. Do you think maniwala ako sa ama? Pwede siguro kung mag-resign yung ama bilang government official as being a normal citizen at baka maniwala pa ako. Unfortunately, sir, the presumption is gagawa ng tama si Secretary Mulia at ang pagpaganap ng kanyang mga obligasyon bilang isang public official ay gagawin niya ng maayos at regular. Ito nga yung sinasabi natin kahapon na the presumption of regularity. So, titignan natin later on yung kumbaga, the system is built for us to trust it first. Kasi ganun po yung ano, we have to be able to trust the systems of government, to trust the justice system. But if we see something wrong and we have evidence to support that, that is when we put forward our doubts. So ngayon, may dahilan pa ba po tayo para magduda, eh wala pa namang ebidensya of that. Of course, we can always articulate and say, hindi ako naniniwala kasi masyado ngang tempting yan. But we cannot say that Secretary Mulia will for sure do something like that. We presume, sinasabi yan sa ating batas, na pinapresume natin parati na gagawa ng tama ang isang tao. We presume that the person is telling the truth. At kung tayo ay maghihinala ng may pagkakamali, kailangan mayroon tayong maipipresenta na evidence to the contrary.